Hello, good afternoon, everyone. I hope you are with me this afternoon in our 10th lesson, Keeping It All Balanced. Bago po tayo magtuloy-tuloy, yung iba siguro ay hahabol na lang o di kaya baka yung recorded na lang ang kanilang susundan. Ano man ang mas comfortable sa inyo, ang mahalaga ay ma-equip po tayo. Let's start itong gawain sa pamagitan po ng pag-offer ng one worship song kay Lord. So sabayan niyo po ako, awitin natin yung wala kang katulad. Let's sing this from our hearts. Yes, Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan kadakilaan mo. Ulang ang lahat ng kula, ulang maging mga salita upang ihaya kadakilaan mo. Awitin ko man lahat ng awit. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng pula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ulitin po natin. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng pula, kulang maging mga salita upang ihaya ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, oh, yes, Lord. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo.
wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahoy, wala kang katulad. Sa habang panahoy, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Amen. Thank you, Lord God. Father God, ang amin pong unang dalangin sa inyo ay ang kagaya po sa akin, Lord, na hindi talaga gift ang singing at yung iba ko rin na mga kapatiran na hindi rin po ganun ka maalam pagdating sa pag-awit. Lord, ang aming personal na dalangin sa inyo ay magandahin nyo yung aming boses at turuan nyo kaming umawit para maibigay namin yung the best na papuri sa inyo. Sa inyo, Lord, ay walang imposible. Dinidesire namin, Father God, na yung aming mga awit ng papuri ay magiging nasa tono, maganda pakinggan, kasi po ito ay para sa inyo. And, hindi kasi namin maiiwasan, Lord, na sa aming buhay Kristiyano ay araw-araw ay kailangan namin kayong awitan dahil yan ang tinitibok ng aming puso. Gusto namin ipahayag yung aming pagmamahal sa inyo sa pamamagitan po ng aming mga pag-awit. Kaya yung mga kapatiran ko po sa GCI Bulacan na kagaya ko din, na hindi nyo po papinagkalooban ng magandang mga boses, ay Lord, ibigay nyo sa amin para magamit namin ito sa pagpupuri sa inyo. Maraming maraming salamat po, Father God. And thank you for the privilege, Lord, na anuman po ang kalagayan ng aming mga boses, ay pribilehyo pa rin kami na kayo po ay aming mabigyan ng mga awit ng pagsamba. Salamat sa mga nakisabay, kahit sa online lang ito, Lord God, ay ito po ay aming ginagawa para po maparangalan ang inyong dakilang pangalan. Dalangin din po namin na inyo kaming samahan, Father God, sa amin pong lesson ngayon, yung last lesson namin dito po sa first na book na amin pong pinag-aaralan on how to strengthen our families and personal relationships, especially yung relasyon namin sa inyo. Ang aming dalangin, Lord, ay ma-enjoy namin yung pag-aaral. Dagdagan niyo yung aming karunungan, Father God, especially maunawaan namin yung mga priorities namin sa aming buhay. And higit sa lahat, Lord, ay mahalin namin kayo. Ibigin talaga namin kayo una at higit sa lahat. And yung susunod na dapat namin ibigin ay ma-put into order, Father God, para po sa inyong kaluwalhatian. Gamitin niyo po ako to lead and guide your people sa amin pong study ngayon through online. Ay inyo pong pagpalain po ito, Father God. Inihingi namin ang inyong gabay at inaangkin namin ang katagumpayan sa gawain na ito, sapagkat lahat ng ito, Ama, ay amin pong dinudulog, hinihingi, iniaalay sa inyo sa pamagitan lamang ng makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Panginoon, nais namin kayong palakpakan. Thank you, Lord. Praise God. Good afternoon, mga kapatid. Okay, let me share my slides. Good afternoon. Andito na sila si Brother R.A., si Sheila. Good afternoon sa inyo and sa lahat po ng mga nakakasunod din po ngayon. Ay magandang hapon sa bawat isa. Yung ating lesson for today, sa lesson 10 na po ito, and it's about keeping it all in balance po, no? At yung main passage natin ay sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Again, ito pong material natin is from Life Connection Church Kuwait, na yun din pong ginagamit ng Grace Church International Kuwait, at sa paggabay po nila, ito rin po ang ating ginagamit para ma-equip ang bawat isa sa atin. So the topic for today is keeping it all in balance. And let's read now. And by the way, bago ko basahin ang Ecclesiastes chapter 3 verse 1, nais lang nating i-acknowledge at pasalamatan
si Sister Ronnie Lou na siya pong nag-prepare noong ating slides dito sa ating PowerPoint slideshow. Siya po ang naghanda nito. So maraming maraming salamat kay Sister Lou. Thank you so much, Lou. And of course, maraming salamat kay Pastor Alvin na siya pong tagapanguna natin pagdating sa ating equipping ministry, discipleship, and Lord willing, pag naumpisahan yung mga life group natin at Alpha Courses, ay si Pastor Alvin po ang ating main man pagdating dyan. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Alvin. So, praise God. So, umpisahan na po natin. I'll be reading Ecclesiastes chapter 3, verse 1 from New International Version Bible. And it says here, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Also, our key scriptures is in Isaiah chapter 46, verse 9 to 10. And it says there, remember the former things, those of long ago. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say my purpose will stand and I will do all that I please. Okay, palakihan ko lang po konti yung ating slides po ha para nawa ay mas makita ninyo. May mas mailalaki pa ba ito? Okay na siguro yan. So mga singkit ang mata, mas makikita nyo po ito. Yung sa iba naman ay gumamit na lang kayo ng laptop. Sa mga walang laptop, eyeglasses na mataas ang grado para mabasa nyo. I know maliit na itong text natin pagdating sa cellphone. But if you have your Bibles, just open your Bibles para masundan nyo po yung ating mga pagbabasa. And also, other key scriptures natin is from Matthew chapter 6, verse 33, na paborito nating lahat. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. And in chapter 7 also of the same book, verse 21 to 23, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. And in chapter 26, verse 42, it says there, He went away a second time and prayed, My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. May your will be done. And lastly, 1 Timothy chapter 3, verse 4 to 5, and it says there, He must manage his own family well and see that his children obey him, and he must do so in a manner worthy of full respect. Verse 5, if anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? Okay, so yun po yung mga key verses natin sa lesson po na ito. I hope na note nyo po yun, na isulat sa inyong mga notebooks, kaya ay na-type sa inyong mga cellphones na notepad ba, kung meron man. Okay, yung objective natin sa ating studies ngayon is for us to learn how to balance all aspects of life. Nung bilang Christian, dapat balance po, no? May yung total being natin, dapat balance po yan. Walang extreme, walang kinukulang. So that is our purpose and goal and objective to this study. Hopefully, na after this study, we will learn how to balance all aspects of life so as to give proper priority and attention to the most important areas without neglecting other areas. Okay? Mahalaga po ang pag-aaral ng balancing it all kasi po sa mga nangyayari inside the ministry, lalo na yung mga may mga mainit sa Panginoon sa pagsiserve, no? Talagang halos lahat ng oras nila ay nasa pagsiserve, which is napakaganda naman. Kaya lang ang downside naman doon, pamilyado siya, napabayaan niya yung relationship niya sa kanyang spouse, pati yung pag-manage na kanyang sariling pamilya, yung mga anak niya, hindi niya na nagagabayan. Although, let's say excellent siya pagdating sa ministry ni Lord, marami siyang na-soul win, marami siyang naipag-pray, encouragement siya sa church, pero yung family niya ay nagiging imbalance. Marami siyang kapabayaan. So, there's something wrong on that po, no? So may mga ganong stories po within the Christian community.
Also, kahit na sabihin natin hindi ka active sa pag-serve kay Lord, pero we as individuals, meron tayong maraming kanya-kanyang responsibilities and duties na ginagampanan, no? Isa na dyan, una, yung pag-worship natin kay Lord bilang Christian. Of course, yung prayer time natin, Bible reading natin, sinasabay din natin dyan yung ating pangungumusta sa mga kapatiran, tapos may pamilya pa tayong kailangang asikasuhin, nagtatrabaho yung iba sa atin para to supply the needs of our family, may mga business partners yung iba, may obligation tayo within our community, tapos may mga friends pa tayo na nangi-invite sa atin to have fellowship, tapos may mga invitations from our families para umattend ng reunions, mga ganon. So, ang dami nating gawain po, no, or pinagkakaabalahan as an individual. Kaya naman, kapag hindi natin na balance or na manage ito, ang tendency po niyan yung iba na nabuburn out, no, na sobrang parang nawala na siya ng gana, napagod. Yung iba naman, physically ay nag-deteriorate yung kanyang health kasi imbalance yung kanyang life, kulang na siya ng tulog, hindi na masustansya yung kanyang mga kinakain, so on and so forth. Kasi napakahalaga po ng balance ng ating Christian life. And when we say balance, hindi lang ang spiritual, kundi lahat ng areas ng buhay natin dapat balance. Of course, number one, yung spirituality natin, emotional life natin, di ba? And another aspects ng life pa natin, like a physical aspect ng life, kailangan balance eh. Kailangan healthy. And intellectual life, kailangan growing pa rin tayo, nagbabasa pa rin tayo, natututo pa rin tayo. Financial life, di ba? Social life, kailangan active tayo pagdating sa pakikipag-socialize ng mga friends, kapatiran, family life, emotional life, kailangan balance po yan. So, dapat lahat po ito ay matutunan natin how to balance this all. I know na hindi natin kakayanin sa isang upuan or isang session lang ito, but it is really my hope and prayer na somehow dito sa mga lessons na ating dadaanan ay mabigyan tayo ng, let's say, glimpse of ideas or insights para matulungan tayo on how to balance our Christian life. So, ang susi sa pag-balance, kailangan meron tayong mga priorities. Yan, marunong tayo mag-prioritize. Para marunong tayong mag-say no sa hindi priority at marunong tayong wag mag tumanggi or wag mag-say no doon sa priority. In other words, may kasabihan in the leadership circle na we should make main things main things. Yung lesser things lang din, no? You put main things first and then yung lesser things, yun na yung last. So, minsan ang nangyayari, kung ano pa yung hindi mahalaga, doon naupos yung oras natin. So ano yung mahalaga, konti lang yung nabibigay natin na oras. So, imbalance yung ganong klase ng pamumuhay. Let's now move further. Paano ba natin mabalanse? Ano bang mga priorities dapat natin? Kailangan alam natin. Kasi pag nag-rumble-rumble yung mga priorities, kapag si number 1 napunta sa number 5, at si number 4 napunta sa number 1, at si number 2 napunta sa number 3, wala na siya sa order. Chaotic yung gano'n, no? Disorderly ang iyong mga priorities. Ngayon, pagka wala sa order po yan, yung mga priorities mo, ang overall din po niyan, maapektuhan, hindi ka maging effective sa isang area. Mapabayaan yung isang aspeto ng buhay mo. Hindi kaya extreme yung isang side. Yung isang side naman ay very weak. So, yun, ganun po ang mangyayari pagka walang balance. Napakahalaga ng pagbabalanse. Ano ba dapat at sino ba dapat ang ating first priority? Of course, si Lord, ano, ang ating number one priority. God is your number one priority. So, kindly take note of that. Sabi ni Deacon Alma, yes, Pastor, yes po. God is our number one priority. God is your number one priority. Huwag mong gawing number two, si Lord, no? Number one siya lagi. Love the Lord your God with all of your heart, soul, mind, strength. Okay? And according sa ating lesson, ang Panginoon dapat siya yung first and foremost overall. Dapat lagi siyang nasa itaas, no? Bilang creator natin,
bilang nagbigay sa atin ng buhay at may control sa ating buhay, dapat ang Panginoong Diyos ang number one priority natin. Yung kinakanta natin, ikaw ang number one, dapat po ay talagang gawin natin yan. Kailan po, may, yung sa church ay may, yung ilaw ay, ano nangyari? Kumikislap-kislap? Magdidisco ba sa church? Kung may nakarinig po dito at nasa church lang din po kayo, ay call your attention. Ano po nangyari sa mga lights? As is spotlights, bakit po siya kumikislap-kislap? Excuse me lang po ha, for a while lang po, i-check ko lang po. Okay na. Anyway, let's continue. So si Lord, dapat ang number one. Nabanggit ko kanina bago ako nag-excuse sandali na may kinakanta tayo yung sa Faith Music na ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. So dapat totoo po yun, no? Dapat si Lord talaga ang number one sa ating buhay. According sa salita ng Panginoon sa Isaiah chapter 49 at chapter 46 verse 9 to 10, and hopefully mamaya ay na-include ito ni Lu. Babasahin ko po yan mamaya. Okay? Kanina pala nabasa ko na, no, yung sige balikan ko na lang. And then i-address na lang natin ito. Yung Isaiah chapter 46 verse 9 to 10. Remember the former things, those of long ago. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Yung kinanta natin kaninang wala kang katulad. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say my purpose will stand and I will do all that I please. You see, ang Panginoon, wala siyang katulad. Siya yung creator natin, so dapat siya yung laging number one natin. Siya ang ating first priority. Okay po? So, again ha, God must be the first and foremost of all, no, overall. Siya dapat ang number one. Malinaw naman po yan. Pangalawa, para ma-prioritize si Lord, kailangan ang Panginoon ay siya yung laman ng ating puso, no? Ang paglalaan na ang Panginoon ang magiging priority natin, kailangan siya talaga yung tinitibok ng puso natin. We cannot fake it, no? Kasi kung hindi ka talaga in love kay Lord, pwede lang natin sabihin sa bibig na mahal ko ang Panginoon, pero hindi yun makikita sa ating pamumuhay. Hindi makikita na siya ang priority natin. So it should begin with our heart na talagang love natin si Lord. Alright, so ngayon, sa paanong mga bagay natin maipapakita na ang Panginoon ay priority natin, na number one natin siya. Sa tatlong bagay po ito. Una yung prayer, pangalawa Bible study, and then obedience. Isa-isahin po natin yan. So dito muna tayo sa prayer. Let me check if, okay. Thank you po sa mga nakakasubaybay. I hope you will comment para alam ko kung sino ang mga nandito. And I could recognize you and you will be an encouragement to me. Okay, number one, maipapakita natin na ang Panginoon yung nilalaman ng puso natin kapag ka-active tayo, unhealthy ang ating prayer life. Healthy ang ating prayer life. Isa po yan sa mga ebidensya na talagang ang Panginoon ang minamahal natin at siya ang priority kapag lagi tayong nakikipag-usap sa Kanya. Nag-de-devote tayo sa prayer. Yung hindi tayo hirap manalangin. Kasi may mga, let's say, Christians, no, quote-unquote,
Pero hirap na hirap pagdating sa prayer, no? Hindi nakakapag-pray. Magpipray lang siguro kapag may emergency, ganyan. Pero hindi niya lifestyle ang prayer. Nakakalungkot. Yun po'y pagpapakita din na hindi talaga number one si Lord sa iyo. Kasi ang prayer ay pakikipag-usap sa Panginoon. Di ba? Pakikipag-communicate, pakikipag-commune, pakikipag-fellowship sa Kanya. Ngayon, simpleng illustration lang po. Di ba sa tao, kapag mahal mo ang isang tao, gusto mong lagi siyang nakakausap. Gusto mong naririnig mo yung boses niya, at the same time, naririnig ka rin niya, no? Vice versa. Gusto mong merong constant ang inyong pag-uusap, yung conversations. Kasi nga, mahal ninyo ang isa't isa. So kung mahal talaga natin si Lord at siya ang number one priority natin, dapat makita po ito in our prayer life, no? Na constant ang ating pananangin. Kaya naman, sinabihan tayo ni Pablo in Colossians chapter 4 verse 2 na devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. So devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Amen. So okay, let me continue. Thank you, Sister Lisa. Good afternoon. Nandito po kayo. So this is 1, 2, 3, 4. R.A., Sheila, Deacon Alma, Sister Lisa. Anyway, good afternoon po. At sa iba na kasama ngayon sa live, ay magandang hapon po sa inyo. Okay, let me continue. So prayer. Okay. Diyan napapahayag na si Lord ay priority natin kapag healthy ang ating prayer life. So wag po kayong ma-offend if I will say this, na kapag hindi healthy ang ating prayer life, pag hindi tayo excited sa prayer, ibig sabihin may problema yung heart natin. Anong problema sa heart natin? Problema sa heart natin, hindi tayo excited makausap at marinig si Lord. So pagka ganun, hindi ka excited makausap si Lord, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi ka in love sa Kanya. So, kaya para magawa mong number one priority si Lord, kailangan mahalin mo talaga ang Panginoon. It really begins in the heart, no? Pag mahal mo kasi siya, excited ka lagi. Hindi ka papayag na hindi mo siya marinig at hindi kanya marinig. Gusto mo siyang laging kausap. Kaya importante ang prayer life. Okay, I hope na ito ay reminder, at the same time, rebuke na rin doon sa mga nagpabaya na sa kanilang prayer life, no? Huwag po nating pabayaan ang manalangin po, ha, mga kapatid? Laging manalangin kasi hindi lang dahil may kailangan tayo, kundi kasi mahal natin si Lord, di ba? Gusto natin nakikipag-usap sa Kanya lagi. Pangalawang bagay na maipapakita natin na priority natin ang Panginoon at mahal natin siya sa ating puso ay through reading of His Word or Bible study. Ano? Okay, Bible study. And according to Hebrews chapter 4 verse 12, for the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Yan, ang mga salita ng Panginoon ay buhay. Yan naman mahalaga yung nagbabasa tayo ng kanyang mga salita on a regular basis. Kasi kung ang prayer po, let's say, pagpalagay natin na ikaw lang nagsasalita sa prayer at hindi mo pinapakinggan yung boses ni Lord pag nag-pray ka, pagpalagay na lang natin na ikaw lang yung laging nagsasalita sa prayer. Dito naman sa pagbabasa ng kanyang salita, ang Panginoon naman dito ang nangungusap sa iyo, no? So may communication na kapag ka ang iyong gawain or lifestyle ay hindi ka lang basta-basta nagpipray lang din, kundi sinasamahan mo rin ng pakikinig at pag-aaral, pagbabasa ng kanyang mga salita, naririnig mo ang Panginoon. Ngayon kapag ka araw-araw mo siyang naririnig, hindi malalaman mo yung kalooban niya sa buhay mo. At dahil nalaman mo yung kalooban niya sa buhay mo, maipamumuhay mo ito. At ngayon, ibig sabihin yan na talagang naging priority si Lord
sa buhay mo kasi ginagawa mo kung ano ang kalooban niya. So, magka-connecta po yan. So, hindi mo pwedeng ikatwiran na priority mo si Lord or number one mo si Lord and yet you don't devote yourself into studying God's Word or reading His Word. No? Magka-contrast po yan. Hindi yan sumasang-ayon. No? Kasi ang totoong priority niya si Lord ay lagi siyang nakikinig, nagbabasa ng kanyang mga salita. Kasi nga po ang pagpa-prioritize kay Lord nagsisimula yan sa heart, no? Yung pagmamahal natin sa kanya. Kaya lagi dapat natin kinauuhawan ang mga salita ng Panginoon. Okay? And then thirdly and lastly na maipapakita natin na priority si Lord at mahal natin siya sa ating puso ay yung obedience. Okay? Obedience. In Matthew chapter 7 verse 21 to 23, ito po medyo masakit itong salita dito. Ang Panginoong Jesus ang nagsasalita po dito. Sabi ng Panginoong Jesus, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name drive out demons? And in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doers." Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ang hard truth about Christianity ay hindi po ito ng pagsunod lang sa daloy or yung pag-aattend lang ng church at ginagawa mo yung mga, let's say, habits or routine ng ibang Christians. Hindi po ganon. Ang hard truth about Christianity is you really have to obey the Lord's word po, no? Hindi ito samahan. Hindi ito talaga relihiyon. Ito po ay lifestyle. Yung pagsunod sa ating Panginoon. Pagiging obedient sa Kanya. And that's why we really have to deny ourselves. Take up our cross daily and follow the Lord Jesus Christ. Sana po ay mailayo tayo at makatakas tayo doon sa, alam niyo po, yung superficial na pagiging Christian, yung mababaw na pagiging Kristiyano, na parang walang pinagkaiba sa dating religion natin, na parang sisimba, pero habang nandun sa simbahan, nakikipag-date lang pala, or magsisimba lang kapag may important events po, no? Hindi po ganon ang Christianity, no? Ito po ay lifestyle, yung pag-obey completely sa ating Panginoon, yung you really have to put yourself to death, no? You bury yourself kasi patay ka na eh kasama ng Panginoong Jesus. Bago na tayong nilalang. So bilang bagong nilalang, binigyan niya tayo ng lakas at kapangyarihan para maging obedient children. Kasi ang mga disobedient, hindi yon legitimate children. Ha? I'm sorry to say po ha. Yung mga masuwayin sa kalooban ng Ama na nasa langit, hindi yun mga lehitimong mga anak ng Diyos. Kasi ang mga legitimate child of God, they are obedient to the Lord. Hindi yung kanilang holiness and even, let's say, yung religion nila is not just the outside form. Yung pagiging Christian nila, hindi yan sa pananamit at sa mga terminologies na ginagamit. Hindi po doon nakukuha yan. Kundi sa kanyang buong pusong pagsunod doon sa panuntunan at pamantayan ng Panginoon. That's why, brothers and sisters, here is another striking and sad reality. Maraming Christians ay ang pamumuhay ay double face. In other words, yung mas masakit na salita dyan is hypocrisy. No? Hypocrisy. Why? Para tayong mga Pharisees and Sadducees of old na sinasabi ng Panginoong Jesus na nililinis ninyo yung panlabas nung cup, no? Di kaya yung kasuotan ninyo, pinapaganda ninyo yung panlabas malinis. Pero yung panloob ay maruming marumi. Hindi ba dapat yung linisin ay yung nasa loob at hindi lang yung nasa labas po, no? And that's why I've said earlier na maraming mga namumuhay ng double face, duplicity, hypocrisy. Kasi
religious lang tingnan sa panlabas, pero disobedient pagdating sa commandment ng Panginoon. So ang totoong pagpa-prioritize ng Panginoon sa ating buhay ay ang obedient tayo sa kanyang mga salita, sa kanyang kalooban sa atin. Okay po? I hope hindi kayo galit sa akin. Eh, magkakapatid tayo. Ako lang naman po ay nagpapaalala lang sa atin. Ngayon, pag obedient ka naman kay Lord, hindi praise God, di ba? Ngayon, kung disobedient ka kay Lord, paalala ito, kapatid, ha? Na maging obedient tayo sa Kanya. Kasi yun yung totoong number one mo talaga. Number one talaga si Lord sa buhay mo. Priority mo siya. Kasi siya ang sinusunod mo. Hindi ang iyong sarili at hindi kung sino mang tao. Look at this. Putting God first means giving to God and God alone first place in your heart with the humble recognition that you belong to Him. It means seeking Him first and submitting to His Lordship. I also would like to read 1 John chapter 2, verse 3 to 5. Ang sabi po doon, we know that we have come to know Him if we keep His commands or if we obey His commandments. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands is a liar. Yan. Sinungaling yung nagsasabing, I know Him, I love the Lord, pero hindi naman sinusunod yung salita ng Panginoon. Sinungaling yung ganon. And the truth is not on that person. But if anyone obeys His word, the love for God is truly made complete in them. Yan, praise God. So napakalaga ng obedience. Okay po, and lastly, yung Matthew chapter 6, verse 33, ang sabi doon, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Mga kapatid, excited na excited ako sa pag-share ng mga salita ng Panginoon, especially pag Sunday and even Wednesday po, no? Kasi dinadala tayo ng Panginoon doon sa yung seryosong pamumuhay, yung walking in the narrow road that leads to eternal life, no? Full of sacrifices po ito. We really have to deny ourselves, di ba? Kasi hindi ka naman makapamumuhay in holiness and righteousness kung hindi mo i-deny yung iyong sarili. So, kailangan talaga magsasakripisyo kayong pleasures in this life, lusts, lahat po yan, kailangan talagang patayin yan. Ilibing na yan at ipamuha yung bagong buhay na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. I'm so excited kasi yung direksyon natin ay nasa tamang direksyon, no? Ng pamumuhay ng sumusunod sa Panginoon. Hindi natin tinitake for granted ang grace ni Lord, kundi talagang namumuhay tayo ayon sa Kanyang mga salita na yung ating fellowship ay hindi mababaw. Hindi superficial, kundi ang usapin dito yung sumusunod tayo sa commandments ng Panginoon. Ayan po. Praise God. Let me continue now. So si Lord ang number one priority. Ang second priority naman, of course, as you expect, is our families. Your family is your second priority. Wag po natin yang in any order po ha. In order po ito. And strictly in order po yan. Kaya hindi pwedeng yung number two gawing number one and vice versa. So, si Lord lagi number one. Number two naman lagi ay ang family. That's our second priority. Okay? Look at this. Your family is second only to your relationship with God. I hope malinaw po yan. Number one si Lord, then second lang ang family. So worst to worst comes, kung pamimiliin tayo, family or si Lord, of course si Lord, no? Kasi siya ang number one. Kasi pag okay ang relationship mo kay Lord, healthy ang relationship mo kay Lord, magiging maayos ang iyong pagmamanage sa iyong family. Magiging healthy din ang relationship mo sa iyong family. Ngayon, kahit sabihin mong healthy ang relationship mo sa family mo as of now, tapos hindi healthy ang relationship mo kay Lord, I tell you, masisira yung ganong family. Prone to destruction. Kasi
na mess up yung order, no? Yung number one naging number two. Yung number two naging number one. Kaya maraming nasisirang pamilya dahil ang pamilya ginawang number one at ang Panginoon na lang ang ginawang number two. Okay. So, mali din naman po yun. Okay, so, meron din namang ibang extreme naman, no? Na dahil si Lord ang number one, si Lord pa rin yung number two niya, pati number three niya. Kaya nangyari, yung buhay niya, na kay Lord na lang, tapos may pamilya naman siya. So, hindi niya naasikaso yung number two at yung number three, pabayaan. Kaya, hindi maganda ang testimony sa kanyang Christian life. Kasi, una, hindi siya nagiging blessing sa kanyang family. And then, hindi siya nagiging encouragement. Hindi healthy ang kanilang family kasi napabayaan nga po. So, wag naman sanang maging extreme, no? Balance lang. Si Lord ang number one, but it doesn't mean na lahat ng oras mo at lakas mo ay kay Lord ng lahat at binabaliwala mo na ang family. Siya yung number one. Pero pangalawa sa kanya, i-prioritize mo rin yung iyong family. Kasi kasama yan sa pagsunod sa commandment ng Panginoon to take good care of our own families. For example po dito sa okay, I'll be reading mamaya sa Ephesians chapter 5. Pero bago yon, sinabi dito na first we have to make a determination that next to God, family is the most important thing in our life, no? And para ma-prioritize ang family, pag-usapan muna natin si husband and wife, okay? Okay, ito yung Ephesians chapter 5 verse 21 to 25. Pakibasa na lang po yan sa inyong spare times in your Bible. Paki-take note na lang po. So ngayon, sa pag-prioritize ng family, please listen to this carefully also po. May wisdom rin po dito. Ang sa loob naman ng family, meron din pong priority. Okay, paano i-prioritize yung family? May order din po yan. Sa loob ng pamilya, di ba, may mag-asawa, husband and wife. Tapos may mga anak, no? O di kaya anak. At may mga parents din kayo. Mga kapatid, mga pinsan, ganyan. Paano natin i-order yan? Sino ba ang number one pagdating sa family? Dapat po, ang number one pagdating sa family, yung relationship ni husband at saka ni wife. So please take note of that. I-prioritize muna na healthy ang relationship ni husband at ni wife. Huwag mong gawing number one ang anak or children. Nangyayari sa iba, number one sa priority nila sa loob ng pamilya ang anak. Kaya mula nung nagkaanak tuloy, nanlamig sa relasyon ng mag-asawa. Kasi ang sentro ng atensyon ng anak, priority ang anak. Nagtatrabaho si nanay para sa anak. Hindi kaya si tatay para sa anak, hindi na para sa asawa, sa isa't isa. So dahil naging number one si anak, nanlamig ang relasyon ni Mr. at ni Mrs. At dahil nanlamig, let's say nauwi sa hiwalayan. Dahil nauwi sa hiwalayan, is either yung anak napunta kay tatay, hindi kaya kay nanay. So ang tanong, napabuti ba? Hindi. Kasi bakit? Imbis sana magkatuwang si tatay at nanay sa pagpapalaki ng anak, nahati tuloy sila, nahiwalay tuloy sila. No, nagsasuffer yung is either si tatay or si nanay. Nagsasuffer din yung bata kasi hindi nabigay yung best na yung quality na pag-aalaga ng bata. Kasi hindi na magkasama si nanay at si tatay. So sa loob po ng bahay, ang una dapat i-save, kung meron mang i-save or i-sikapin na maging healthy, ay ang relasyon ng husband at ng wife. Pangalawa na lang yung children. So please take note of that, ha? Listan nyo po, ilistan nyo kasi huwag nyong in any order yan or else magkakaproblema kayo sa loob ng bahay. Tiyakin nyo muna na maganda ang relasyon ng husband at saka ni wife. Kasi pag okay kayo ang relasyon ninyo, magkatuwang kayo ngayon sa pagpapalakit, mangangalaga at pag-provide ng mga pangangailangan ng inyong mga anak. At dahil dalawa kayo, okay, saan ba nakikita? At ito. Dalawa kayo na nag-aasikaso sa mga bata,
mas malakas kayo. Mas marami kayong magagawa. Two is better than one, di ba? According to Ecclesiastes chapter 4, verse 9 and 10. Because they have a good return. So, ganun po. No? Pag isikapin yung healthy kayo, yung relationship. Meron nga pong mga, ano dyan, mga worst illustrations. Let's say, may tinanong na, yung mister, tinanong siya, yung husband, no? Sir, pagpalagay natin na nasa barko kayo at yung barko lumulubog. Ngayon, kasama mo yung wife mo tsaka yung anak mo. Yung wife at anak mo, parehas hindi marunong lumangoy. Ikaw lang ang marunong lumangoy. Ngayon, pag lumubog na yung barko, sino ang ililigtas mo? Yung asawa mo or yung anak mo? Ang sagot ng mister, sabi niya, yung asawa ko ang ililigtas ko, una. Then, pangalawa, ililigtas namin yung anak namin. Tinanong siya, bakit po? Kasi una, nung kinasal sila, nanumpad sila sa harapan ng Panginoon. Wala pang anak noon, ha? Okay? Sila pa lang. Hindi kagaya ngayon. Yung iba kasi, pag nagpakasal, may anak na agad. Pero ang normal, wala pang anak pag nagpakasal. No? Mag-asawa at magkatipan pa lang. Nung nanumpad sila sa Panginoon, nung sumpaan nila, sabi nila na sinasana, for better or for worse, in sickness and in health, till death do us part. No? So, ang sinumpaan ng husband at ng wife, sila magkatuwang hanggang kamatayan. So, unahin talaga nila ang isa't isa. No? Kasi pagka okay nga sila, masisave nila yung anak nila. Another good illustration ay yung sa pag nasa eroplano ka, no, yung bago mag-take off yung airplane, yung stewardess dyan ay mag-orient sa mga passengers. Sabihin nila na kung sakaling may emergency, may yung oxygen mask babagsak, no? Tapos ang instruction, yung adult muna or yung parents muna ang unang magsusuot noong oxygen mask to save yung adult or yung parent. Saka pa lang niya lalagyan ng oxygen yung kanyang anak. Kasi kung balikta rin mo, kung unahin mong lagyan ng oxygen yung anak mo, tapos hinuli mo yung sarili mo, naligtas yung anak mo, ikaw namatay. O ngayon, pag namatay ka, sino mag-aasikaso sa anak mo? Hindi, wala. Kawawa yung anak mo. O, diba? So, sa family po, ulitin ko, ang number one priority, husband and wife. Okay. Clear, clear. Alino ba yun? So, yung mga may asawa dyan, unahin mo muna yung relasyon ninyo sa spouse mo bago yung mga anak. Ha? So, wag mo gayahin yung maraming mag-asawa dyan, hindi na nagpapansinan kasi yung anak na yung sa anak na umiikot ang mundo nila, which is very wrong. No? Very wrong. Kaya hindi to healthy yung family. May mga wala pang mga nag-react naman. Okay, wala pang nag-galit sa akin. Right. So ngayon, para maasikaso yung relationship ni husband and wife, make sure po na weekly time, si husband or wife, dapat mayroon silang parang moment time lang nila. Yung sila lang dalawa, di ba? Para pag-usapan yung mga mahalaga sa loob ng bahay or yung relationship nila, di ba? Hindi kaya naman ay mag-set kayo ng date night. Mag-date po kayo. No? MGCQ naman yan. Baka pwede naman na sigurong mag-holding hands sa loob ng bahay. At saka mag-candle night. Candlelight. Sa gabi, no? Dinner with candles, ganyan. Magsabay kayong mag-pray, holding hands habang nagpipray, di ba? Pag nakahiga na, habang nasa unan, magkukwentuhan kayo, magpaplano kayong sabay. Bubuti pa kayo, may asawa, magagawa nyo na yan. Pag ako po yung magkaasawa na, ganyan po aking gagawin. By the grace of God, no? Kahit na sabi mo, Pastor, malalaki na yung mga anak namin eh. The all the more na meron na kayong time, lalo sa isa't isa kasi malalaki na kamo yung mga anak ninyo. Di ba? So, keep the fire burning sa pagmamahalan ng husband and wife. Priority ninyo ang isa't isa. Po, ha? Amen po ba dyan? Ako na lang mag-amen kasi walang sumasagot. Uy, nandito si sister Jeline. Sabi niya, blessed afternoon po, Pastor Jeff, watching from Pangasinan, Oliver and Jeline.
Yan, tama-tama ito. So, kunyari, gawin kong example, Sister Jeline, saka si Brother Holly. Praise God, naka-uwi na si Brother Holly, no? Ngayon, meron silang the most important gift na nareceive nila kay Lord, si Matt Emmanuel, which is really a blessing from the Lord, si Matt. Ngayon, pagka lahat ng attention nila na kay Matt na lang, wala silang oras sa isa't isa, I tell you, in the long run, hindi magiging healthy ngayon ang kanilang family kasi manlalamig sila sa isa't isa, no? So dapat ang number one lagi, reminder ito sa lahat ng mga may asawa dyan, reminder ito kay Brother Oliver and Sister Jelena, ang isa't isa ninyo po ang priority po ninyo. Yan, praise God. So far, in the right track naman ang kanilang relasyon kasi kahit nakikita ko sa social media, kahit nasa barko si Brother Holly, nagpapadala siya ng flowers, marami pa rin surprises kahit nakailang taon na silang mag-asawa, parang mag-boyfriend ang girlfriend pa rin siya. Ganyan po sana, no? Ganyan sana lahat ng mga couples, no? Kasi pag healthy ang inyong relationship mag-asawa, magkatuwang kayo ngayon na palakihin yung inyong anak in the instruction of the Lord. So, ganun po. Praise God. So, ito, Sister Lisa, kahit malayo si Brother June. So, sikapin po lagi na hindi man daily, at least regularly, ay pag-apuyin ninyo ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Napaka magandang gift ni Lord yung pag-aasawa po, no? Si Deacon Alma and Brother Mario, ganun din po, no? Pahalaga natin ito. Sister Sheila and si Kuya Jaime kanina na nakapag-church din po. Okay? So, give importance sa inyong relasyon. Kay Brother R.A. na single pa, preparation ito. At sa lahat ng mga single po dyan. Okay? Sabi ni Sir Jeline, agree po, Pastor. Good vibes. Yan. Praise God. Sabi naman ni Sister Sheila, yes po, guilty here po. Okay lang yan. Bawi, Sister Sheila, no? Bawi. Huwag ubusin yung oras at lakas sa mga anak. Remember, ang sinumpaan po ninyong magkatuwang at walang iwanan, hindi sa inyong mga anak, kundi sa inyong kapartner in life para magkatuwang kayo sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Ayan, praise God, praise the Lord. So, okay na tayo dyan sa i-prioritize ang, i-hide ko muna ito, prioritize ang relasyon ng spouse or husband and wife. Then, of course, may time dapat, intentional din po yung paglalaan ng time para sa mga anak, sa inyong children, no? Na magkatuwang po kayo. Anong nangyari naman sa mga dysfunctional families? Si Mister, hinahayaan niya lang si wife ang magpapalaki sa anak or magtuturo sa anak sa online classes ba ngayon kasi naka, o di kaya sa Moodle, no? Kasi nasa pandemic nga tayo ngayon. No, huwag po ganun. Dapat magkatuwang. Kung may magtuturo sa assignment ng anak, kung may gagabay sa anak, si tatay at si nanay, mas maganda yun. Wow, di ba? Yun ang Christian family. So, wag niyo lang, mga tatay, hindi dapat ikatira na, ikaw na dyan, no? Ako naman nagtatrabaho eh. Hindi po ganon. You have to find, both of you should find time. Kasi nadidevelop, hindi lang ninyo napalaki ng husto ang inyong mga anak in the instruction of the Lord. Isa pa doon ang kagandahan, nadidevelop ninyo yung talagang mas napapausbong pa ninyo yung pagmamahalan sa isa't isa kasi biro nyo magkatuwang kayo maging sa pagtuturo sa inyong mga anak. At sa mga simpleng ganong oras po, marami kayong mabubuong magagandang moments po dyan. Magagandang moments na pagdating ng araw ay pag-uusapan ninyo habang naka-holding hands kayo, di ba? Kasi pagtatanda na tayo, di ba yung mga anak lumalaki na rin, nagkakasarili ng pamilya, may marami kayong pagpipinduhan, pag-uugod-ugod na kayo parehas, nagka-holding hands pa rin kayo. Ang dami niyong memories na nabuo kasi intentional ang inyong paglalaan ng oras na magkasama ang pamilya. Ano? Okay, so please give time for your children. So na mananawagan lang ako dahil konti lang naman tayong magkakapatid dito sa church. Manawagan po dyan si Brother Mario. Huwag nyo lang pong hayaan si Deacon Alma nagtuturo kay Mars, no? Dalawa po kayo dapat para may check and balance. Malay nyo ay meron palang kulang na naituro si Deacon Alma, di si husband ang magpuno, no? Ganon din sa mga mag-asawa na nandito, no? Kaya ni Sister Sheila and si Jaime and si Brother Oliver and Sister Jeline. So ngayon si Brother Oliver makakabawi, no? Dalawa sila ni Sister Jeline.
ang magagabay kay Matt sa kanyang module ba or online class. O, di ba? Ang saya nun. Ganon din Sister Lisa, no? Kay LM, kahit college na yan. No? Magkatuwang dapat sila ni Brother June sa paggabay kaya LM. Ayan, sabi ni Sister Deacon Alma, tama, Pastor. So, Brother Mario, bawi po kayo, no? Huwag nyo lang, kawawa naman si Deacon Alma kung siya lang isa, mag-isa na, ano, mag-research pa yan. Kasi, pandemic nga po ngayon, kailangan ng guidance ng mga anak ng parents sa bahay. Sila parang tumatayong teacher ngayon. Sana, kung dalawa kayo, di mas marami kayong maituro. Mas madali yung mga... Tapos, di ba, ulitin ko ha, nakakabuo kayo ng mga special moments. Biro nyo, magkasabay kayong mag-aral uli ng basic math ba? O di kaya science, di ba? Mag-asawa para maituro sa anak. O di ba, ang ganda, no? Blessing na rin itong pandemic na ito, ha? Kasi makakabuo nga po ng mga special moments ang mag-asawa. At yan po'y pagbubuo rin ng intimacy, no? Praise God on that. Okay. Ngayon, so okay na tayo. Sa loob ng family, ang number one priority, husband and wife. Pangalawa ay children, no? Children. And then, parents. Okay? Yung, di ba, yung mga si wife, di kay si husband, pag may parents, pangatlo po yon yung mga parents. Huwag nyo pong pagbaliktarin din. Kasi yung iba, nakakahiya man. Pero may mga ganong pangyari na si husband o di kay si wife, ang number one niya, priority sa pamilya niya, parents, hindi si wife. Si mama niya o di kay si papa niya, hindi si anak. Baliktad. Kasi po, dahil may pamilya na, pang number three na lang si mama at papa. Kasi meron ka ng immediate family, yung spouse mo at saka yung mga anak. Ayan. So, number three ang parents po, ha? And number four, yun na yung mga ibang kamag-anakan, mga pinsan, mga kapatid. Ayan. So, doon muna sila na yung number four natin sa loob ng family. So, I hope na madinaw po yan. And we are so excited na maging matibay ang pagbubuo ng pamilya po natin. And look at this. Put your spouse first. Nasabi ko to kanina. Then your children. And then your parents. So take note of that. No? Si wife or si husband muna. Sunod ang anak. Sunod ang mga magulang. And then mga kapatid. At iba pang mga kamag-anakan incorporation. Kasi marami tayong mga kamag-anakan, no? Bilang mga Pinoy. Mm-hmm. So ganyan. Praise the Lord. So, pagpatuloy na po natin. Sana maraming mag-share ng mga insights po nila, additional inputs. Lalo na dyan sa mga mag-asawa po, no? Please comment your insights, inputs na maaring ito po'y makakatulong sa iba pang mga couples po natin. Okay, ang pangatlo po natin pag-usapan ay ministry is the third priority, pero magko-coffee break lang po tayo sandali. And I hope hanggang 4:30 lang sana tayo kasi mag-prepare pa po dito sa church. So meron pa tayong 30 minutes. Or if you want, ituloy na lang natin to next Sunday para ilaan natin yung oras natin after coffee break sa ating discussion. Kasi mahalaga po ito. Family is very important. So kailangan pag-usapan yung mga priorities natin sa loob ng bahay. We will be entertaining mga inquiries ninyo, comments ba, insights, or mga experiences. Please comment it at babasahin po natin yan. Kung may tanong, i-address po natin yan. Kung bakit dapat si wife and husband ang number one at pangalawa lang dapat ang children, bakit pangatlo lang yung parents and incorporation. At yun, ganun. So, pag-uusapan po natin yan. Or may mga experience kayo, pakishare po na kung bakit mahalaga na dapat ay healthy ang relationship ni husband at ni wife. Okay. Nasisinok na po ako. So, ibig sabihin, kailangan na natin mag-coffee break po muna po, no? Okay, let's say 5 minutes, 5 to 10 minutes na coffee break. Mag-share screen lang muna ako ng, ano no, meron na pala. Wait lang po, I'm sorry po. Coffee break po sandali. And then let's discuss hanggang 4:30. So meron pa tayong 22 minutes minus 10. So 18 minutes. Ano?
22 minus 10. O, 12 minutes na lang pa. Ay, ako mga 5 minutes na ang coffee break para may ilang minutes pa sa discussion. So please, habang magtitimpla ako ng kape, mag-comment na po kayo, share your insights, magtulungan po tayo sa mga mag-asawa or magbatian ba kayo dyan. Pwede. Huwag po kayo mahiya. Please type and comment base sa mga natutunan natin sa lesson po ngayon. So, iwanan ko lang po muna kayo ng worship song para hindi sumabay habang ako'y magkakape lang sandali.
Habang nagko-coffee po mga kapatid, magre-request sana ako sa inyo. Okay, balik ko lang muna yung ano po pala, sorry po ha. Okay. If you are still there, may request po sana ako. May sinend ako na link, yung streamyard.com. Mangi-invite po sana ako kung meron kayong, for sure meron naman kayong camera yung cellphone ninyo, no? Or may headset siguro kayo na may mic, yung headset. Para i-click nyo po yon para ma-invite ko kayo and then ma-i-add ko kayo dito sa StreamYard para marinig din po kayo at makita at ma-share nyo kung ano yung gusto nyong i-share about dito sa topic natin. Diba? Mas okay po ba yon? Kasi I know na sa chat, minsan kasi may delay yung chat tapos hindi mo ma-express lahat sa chat. So, I am challenging and inviting na huwag kayo mahiya po, no? Tayo-tayo lang naman andito. And don't worry, hindi naman natin to ipapublic. So Pastor Vin, na bigyan naman natin ng clear instruction si Pastor Alvin na huwag itong gawing public. Unlisted lang ito, ibig sabihin exclusive lang sa atin. Okay, so please click yung sinend ko na link na StreamYard para ma-i-admit ko kayo dito. And then using your cameras and microphone, ay ma-share po ninyo yung mga gusto ninyong i-share about sa topic natin na keeping it all in balance. Okay? So while we are waiting for others, kasi yung iba baka nagtitimpla pa ng kape, yun ang ating gawin hanggang Lord willing 4:30 or pwede tayong mag-extend hanggang 4:45. Anyway, hanggang 5 naman tayo allowed. Okay? So let's spend our time with that kasi wala tayong face-to-face ngayon na training. So I at least dito ay maka-join kayo na live na ma-discuss ninyo, ma-share yung mga insights ninyo. Anyone is welcome, no? Makapag-accept ako hanggang 4. 4 to 6 na guests dito sa ating StreamYard. And i-add ko kayo. Although hindi sabay-sabay, i-select ko lang muna kung sino mauuna. Ganyan. Basta just click the link. And nung aking sinend, I hope nakita nyo. Kung hindi, isi-send ko ulit. Ayan, sending na po. At yun yung link na inyong kailangang i-click para mapunta kayo sa StreamYard at ma-admit ko kayo. And then doon, live ninyong ma-share or ma-discuss yung gusto po ninyong ma-share. And really, mga kapatid, I miss your voice. I miss you. So please join and participate sa ating live discussion po, no? Anyone is welcome. Single, couples, please join. Pastors natin, you can join. Just forward me the invitation. Okay, yung i-click nyo yung link ng StreamYard na sinend ko sa YouTube ngayon. I hope meron mag-share dito. Also to save time sa para hindi ganong katagal mag-chat. Okay? I'm waiting po. As of now, ay wala pang nag-send ng kanyang pag-join sa StreamYard. I know na delay ng mga 15 to 20 seconds yung live broadcast natin. So, still waiting. Okay, and dito si Praise God. Yan, kagaya niyan. At ko na ngayon, si Brother Mario and Dito Alma. Okay, so let me know po kung ready na po kayo. I-unmute ko muna po kayo.
And mag-signal lang kayo ng ganon. Wait, nag-ano ko lang po ito. Kung ready na kayo mag-share. Yung iba po, ha, na couples dyan or singles, click the link para ma-i-add ko kayo. Then I'll give you time to share your insights para marinig ng lahat po, no? And let's do this for the glory of God kasi magkakapamilya, magkakapatid tayo sa Panginoon. Okay. Let me know po, Brother Mario. Hindi ko na naman if mag-thumbs up lang po kayo kung ready na kayo to share. Anyone you would like to share, then i-unmute ko po kayo para marinig po kayo ng mga kapatiran. Yung iba, please join us sa StreamYard. Click nyo lang yung link para ma-i-add ko, ma-accept ko kayo dito sa StreamYard. And live yung ating magiging discussion. Okay lang kung yung ipapatugtog ko ay old music ng contemporary songs or classic song. Background music lang naman po ito. Yan, habang mag-share si Brother Mario, are you ready? Dikan Alma? Nasa store sila ngayon nila. Ready na po ba kayo? Give me a signal or sign ng thumbs up kung ready na kayo mag-share. Yung iba po, please click the link para ma-i-add ko kayo dito sa live nating discussion. Po, no? Kung gusto nyo magtanong or mag-share anything, we would like really to hear from you. Bigyan niyo ako ng sign, Deacon Alma and Brother Mario, kung ready na kayo, then i-unmute ko po kayo para makapag-share po kayo. Anyway, I hope ready na si Brother Mario and Deacon Alma. So, okay. Let's hear from Brother Mario and Deacon Alma. Mahiya pa. Sige po, Brother Mario. Anything you would like to share sa topic po natin? Ako muna. Yan, sige po, Deacon. Sige, Deacon Alma muna. Doon sa nabanggit ni Pastor na dapat dalawa talaga ang magturo sa isang anak. Tama yung sinabi ng Pastor kasi relate na rin ni Brother Mario na maturuan niya si Mars kasi pagka once na inano ko sa kanya, umiinit agad ang ulo niya. mas marunong patungkol. Eh sabi ko, siyempre siya ang nakakaintindi. Unawain niya dapat yung bata. Tapos, huwag agad magdala ng init. Kasi natatakot din yung isa sa kanya eh. Kaya kailangan na ikaw ang mag-ano sa kwan. Kasi iba na ngayon talaga yung mga bata, Pastor eh. Pag tinuruan mo, mas magaling pa sa'yo. Talagang madali mo mahambalos yung mga pagsagot-sagot. Kaya yun, mabuti, Pastor, na nabanggit mo yun na dapat dalawang mag-asawa talaga ang mag-ano. Dahil sa ano naman, sa math, mahina talaga ako doon. Kaya sabi ko, dapat siya naman ang magtuturo doon. Okay, dalawa. Sa math po, magtulungan kayo. Yeah, praise God. Anything pa po? Di ko naman, salamat po. Si Brother Mario, baka gustong mag-share din po. De, tama po yun. Yun nga po na kailangan talaga na mahabang pasensya sa ano, pagtuturo. No? Kasi kumisan, pagtuturoan ko yung si Mars, pag tinuruan mo, nakuha niya yung tamang sagot, tapos sabihin, ay mali yan, ito. kumukuha ng pick up kung tama yung sinabi. Saka pa yan sasabihin, mali, ano, gayto. Kaya kung minsan nag-iit agad ang ulo ko, minsan na pinababayan ko lang si Sister Arma magturo. Ay, ko na lang, mag-gusto niya na. Kaya ganun po. Ayan nga po. Eh,
yun po, na maayos po yung natin, dapat, dapat magtulungan at saka priority talaga yung family, second children, at saka yung parents at ang makamag-anak. Yun po, rest ka doon. Yun ano po, ngayon, ano, Brother Mario, ang mga adjustments ninyo para magkatuwang kayo ni Deacon Alma sa paggabay kay at pagtuturo kay Mars, no? Ayun nga po, kailangan. Kasi ano eh, matagal din ako hindi nakasama nila yung kaya medyo nag-adjust pa rin ako siguro ganun. Medyo rin ako. Ayun, ganun nga po. Yan, thank you po. Last question po para kay Deacon Alma and Brother Mario. Sana dalawa kayong sumagot po dito. Ano po ang inyong mga hakbang o mga plano ngayon para kasi knowing na number one priority pala yung relasyon po ninyo bilang mag-asawa, yun dapat ang i-cultivate nyo ng maayos muna kasi yan ay dadaloy sa inyong mga anak, sa inyong pamilya. Pag healthy po kayong dalawa, ang relasyon nyo healthy din ang inyong relationship sa mga anak. So ano pong mga hakbang, mga intentional na plano para ma-improve yung inyong relasyon po bilang mag-asawa? Can you share po? Thank you. Yung nga po, yung sa amin po dalawa, sabi ni sister wife ko, sa atin dalawa walang problema. So mga anak natin may problema. Hindi natin siya nakakasama at saka nakakasundo. Kaya kung gano'n tayo nagkakasundo, dapat maging close din tayo sa ating mga anak. Kay Mars. Kay Mars lang kami yung nagkakaroon ng problema. Yung dalawa naman, wala mang problema. Malalaki na yun. Uh-huh. Kaya nga po, kaya yun po, yung magiging adjustment po, eh, kailangan po eh. Eh, magiging ano po yung magulang na unawain na lang yung anak para ano, hindi siya may... Kasi wala namang iba magtuturo kundi kami rin eh. So, ganun lang eh. Amen. Ganun po. Ngayon po, sa inyo pong mag-asawa, mayroon pa ba kailangan i-improve yung mga dates pa ninyo? Nag-ano naman po kami, ang inaano ko lang sa kanya na talagang mag-a-adjust siya kasi minsan po pag iba na yung trato niya sa kay Mars, siyempre nasasaktan din ako na magulang. Kaya doon din umaano yung relasyon namin na kung gusto niyang ayusin yung relasyon namin, kasama din yung anak. Sa ano kasi pag siya umano, medyo masakit sa ano na magulang din na nasasaktan. Kaya sabi ko, unawain mo mabuti para maagkaayos din tayo. Kaya yun ang inaano ko sa kanya na okay tayo, pero ayusin mo rin dapat dun sa anak mo para yung relasyon nating dalawa, hindi rin magkaroon ng ano. Minsan, nagtatampo rin ako sa kanya kasi yun nga, pag nagtrato siya sa isa, kung hindi niya nga nakasama ng matagal, siyempre kakaiba yung ano ng isa. Sabi ko, ito na lang mag-unawa lang sa kanya. Huwag mong idaan sa galit, huwag mong idaan sa pag, kung ano mahawakan, bigla na lang iba to. Eh, paano kung ano, saka high blood din kasi siya, kaya konting ano lang, nagagalit siya agad sa isa. Ayun. Yun sana ang maging adjustment niya ngayon na lawakan niya pa yung unawa niya sa bunso niya. Ang kagandahan po dito, Alma, ay healthy ang inyong relasyon po ni Brother Mario, no? So, ang adjustment lang kasi matagal na sa abroad si Brother Mario. So, ngayon pa lang talaga kayo physically magkatuwang po, no? Para kay Mars. Ano yung pen? Sa tulong ni Lord at sa lakas ni Lord, maayos po yan. Kasi dalawa na po kayo ngayon po eh. Diba? Dalawa na kayo, Brother Mario, magtuturo ng math, ng science. Amen. Dalawa kayo mag-pray. Praise God. Thank you so much po, Brother Mario at Deacon Alma. I-ano ko lang po muna kay sandali, pero just to share natin si Brother Oliver and Sister Jeline. Kailang ay na-disconnect ata sila. So let's wait for them. Sheila, okay lang yan kung may customer, we can adjust. Pasok ka lang, I will admit you para mahalaga yung isi-share mo. No? So okay lang yan, Sheila, kung may dumating na customer. Let's hear from, I hope andito si Brother Oliver and Sister Jeline. Ayan, kasi mag-asawa din po sila and baka may gusto silang i-share na insights or any experience na makakatulong po sa bawat isa sa atin.
So, Brother Oliver and Sister Jeline, take that time. Hello, good afternoon po. Good afternoon. Sige lang po. Welcome back, Brother Oliver. Naka-quarantine pa po. Pero ano, may share ko lang po yung ano din. Tungkol sa pagdidisiplina din sa anak na parang mas sana experience ko kasi parang mas nasusunod na si Jeline dahil sa yung ano eh, yung lagi niyang kasama. Parang Edikun Alma rin po, no? Mas stricto siya sa pagdidisiplina kaysa sa akin kasi pagka minsan lang ako dito, tapos i-strictuan ko kasi parang ano, hindi, parang lalong lala yung loob. Kaya parang binibigay ko na lang yung ano kay Jeline na siya yung mag-i-stricto sa pagdidisiplina sa bata. Pumayag naman po Sister Jeline. Kasi kung minsan pagka pinapagalitan niya yung bata, parang kung ako parang hindi ko kayang gawin yung ganun na ka-stricto kasi parang natatakot ako na lalayo yung loob niya sa akin lalo kung ano. Hindi naman. I-stricto al lalo. Hindi naman lalayo. Pag alam naman ng bata na ano yung pinagalitan mo siya kasi parang matuto siya ng tama. Hindi naman lalayo yung loob niya pag alam niya para ano sa kabutihan din niya yung ano. Parang after naman pagalitan, explain din po sa kanya na ano. Ano ba yung ginawa mo? Bakit ka napagalitan? Para maintindihan yung kinokorek lang siya para maging tama yung ugali. Ganun po. Praise God. Ngayon, para sa kapakanan din po ng mga kapatiran sa mga young couples, yung iba ay manonood nito na recorded na lang po. Pero for sure, mapapanood nila ito maybe this week. Brother Oliver and Sister Jeline, pwede nyo bang i-share sa inyong mag-asawa naman yan? Hello kay Matt. Paano nyo po kinukultivate yung inyong relationship bilang mag-asawa? Paano nyo napapanatili o napapausbong pa ang inyong love life, no, bilang husband and wife? Baka pwede nyo pong i-share sa mga kapatid. Ano ba? Ayun mo, Pastor, yung ano, kagaya pagka malayo ako, yung gumagawa rin ako ng paraan na para maiparamdam sa kanya may mga gifts pagka may birthday or Valentine's ka na. Wow. Yung ano po, may effort din kahit malayo. Mm-hmm. Tapos pag andito po yun, bawi na lang po sa time para sa yung time po namin ngayon po tawag doon, masulit ba? Habang ano po siya nandito po. Yan, may follow-up question ako sa inyo, Brother Oliver and Sister Jeline. Knowing na importanteng yung relasyon ninyo bilang mag-asawa ang unahin na i-cultivate, ano po ang mga adjustment or mga plano ninyo itong mga darating na weeks kahit na naka-MGCQ tayo or anumang quarantine guidelines para po mas ayong manatili or makalakas pa ang inyong relasyon po bilang mag-asawa? Please share to us. Baka may mga gustong gumaya din po sa inyo. Mag-date po pagka pwede nang mag-date sa labas. Sa loob na lang po mag-date. Ngayon, araw-araw na naman nag-date sa loob. Sa loob ng bahay. Saka what yung else? Ano ko lang, yung sa pag, yung yan nga po, yung tungkol sa pag, sa mag-asawa, parang ang, after 10 years po, ang na-realize ko din sa ano namin. Alam niyo naman po yung mga pinagdaanan namin. Pero, yun nga po, yung pag-asawa mo po talaga, parang ano, yung kailangan, lagi kang willing na magpatawad. Tsaka ikaw din po yung humingi ng tawad sa kanya. Para maayos mo. Kasi minsan may yung, ay, hindi ko kaya magpatawad ng ganung ano, yung ganung kasalanan. Pero ang pag-asawa nga po yung sa, yung talagang, kailangan po talagang ano, magpatawaran. Parang walang katapusang ano po yun. Kasi ikaw din naman, nagkakaroon ka rin, nakakagawa ka din naman ng mali sa kanya. Minsan po kasi nakikita lang natin lagi yung mali ng
asawa natin. Pero means para sa iba rin, sa ibang mag-asawa. Nakatingin lang tayo lagi sa kamali niya, pero yung tayo, yung pagkukulang natin, hindi naman po natin dinaayos. So, correct. Magpatawaran lang po talaga lagi. Ano na, pag natapos na, yun, wag na pong ano, balik-balikan. Ganun. Umpisa po ulit. Na, ano na, okay na, ganun. Amen. Kayo, patupad po ninyo, yung nandyan po kayo na, yung nga po na, makahingi po ng advice sa mga godly, ano po, tulad po ninyo. Para, ano, pag kasi emotional pa po, parang yun, nagkakamali po ng mga decision pagka bigla-bigla po nag-decide. Or bigla-bigla na lang na, ano, nagagalit, ganun po. Praise God. Any final words po, final thoughts para sa mga kapatiran? Final words po. Ikaw. Sa akin po, Pastor, sa mga baguhan ba? Kasi more than 10 years na rin kami. Sa unang step talaga yung mahirap, yung ano, yung hindi nyo pa kabisado yung ugali ng bawat isa. Huwag susuko kasi malalagpasan lahat yan. Matututunan yung tanggapin kung ano yung mga hindi nakasanayan na ano, parang yung hindi mo ini-expect na ganun yung ugali, ganun yung kasi sa pagka hindi pa kayo mag-asawa, hindi man talaga makikilala lahat ng ugali. Kaya dapat yun ang matutunan na at hindi basta-basta susuko dahil lalagpas talaga. Kasi sa akin, alam ko ngayon kung ano yung mga hindi ko ini-expect na ganun siya noon. Parang tanggap ko na siya ngayon na parang i-accept na kung kanun siya, hindi na siya, hindi yung kailangan mong baguhin, kundi tanggapin. Ganun. Amen. Amen. Praise God on that, Brother Holy Man. Itatag natin yung mga newlywed couple, kagaya ni kapatid niyo po si Brother Josen and si Aya. Marami pang mga young couples dito, si Just Bangs, Wannabe, Brother Ronald, JB. Pastor Bin, I ask kung andito naman si Pastor Alvin, itatag natin ito yung recorded para malaking tulong yung ganitong live, no, discussions na mismong galing sa mag-asawa, yung practical na mga applications. Sister Jeline, kayo naman po bago tayo nag-out po dito. Yun nga po, yung sinabi niya na yung tanggapin mo nga po yung asawa mo, kung ano yung siya, kasi hindi na po naman talaga natin pwedeng baguhin yung ibang tao eh. Pero yung sarili po natin, tayo po yung pwedeng mag-adjust para mas maging okay po yung pagsasama. Kasi kung yung ugali po ng tao, kusa niya kung mababago yan siguro. Kung yung nagiging nakikita naman niya sa'yo din po na ginagawa mo yung part mo bilang asawa niya. Hindi yung parang pipilitin mo magbago, lalo lang po siyang ay, ayoko nga, yung ganun, lalo lang po kayong nagka-clash, ganyan. Hindi kayo nagkakaintindihan pagka ano. Tsaka yun po, yung parang expectations mo po sa asawa mo, minsan wag po masyadong mag-expect ng ano, na dapat ganito siya, dapat kung mahal niya ako, dapat lagi niya akong ipasyal, date, or bigyan ng gift. Kasi minsan hindi naman ganun yung way ng asawa mo na ano. Tignan mo na lang yung mga ginagawa niya na doon niya napapakita na mahal ka niya. Yung love language, no? Sister Jeline? Minsan, wag din po tayong masyadong mag-depend sa love language po natin. Kasi paano kung siya po padiktad? Di parang nag-expect ka sa kanya, tapos siya iba naman din yung in-expect niya sa'yo. So, kala mo tuloy, hindi kanya mahal. Pero yung pala, mahal ka niya, kaya nga lang, iba yung expression niya ng ano. Siguro, in time, matututunan nyo din yung, parang habang tumatagal yun, na ano niya din naman po eh, na-adapt niya rin na, ay, gusto kong ganito, ginagawa niya rin naman po. Pero yun na yung usa niya na, hindi po yung, lagi kong, yung i-demand ko para gawin niya. Hindi po ganun. Parang kusa na lang po niyang gagawin.
Amen, amen. Malaking tulong yan, Brother Holiver and Sister Jeline, sa mga kapatiran. Marami pong makakasubaybay nito sa recorded natin na ito. Praise God po, wala na tayong time nga lang. Next time po, yung mga ibang kapatiran, meron tayong mga ganitong session for the glory of God, para healthy and live yung ating discussion. Maraming maraming salamat po. God bless sa bawat isa. Hi kay si Matt po yan, nakikita niyo yung nag-iisang anak pala ngayon ni Brother Holiver and Sister Jeline. We're praying na madagdagan po yan. Kasi malaki-laki yung bahay nila. Apat na pala pag ko dapat. Isa lang pala itadagdag para tigi isang floor kayo. Ne, joke lang po. Lord willing, kambal sana no, yung desire ni Brother Holiver. And thank you. Amen. Thank you sa na-share ni Sister Sheila Merino. Praise God, Sister Sheila. And ganun din si Brother R.A. I hope to hear from you, Brother R.A., Sister Sheila, at yung iba pa mga kapatiran. Next Sunday po ka, mag-share tayo. Maraming maraming salamat po sa bawat isa. Deacon Alma, Brother Mario, malaki tulong yung mga na-share nyo. God bless po. Happy Lord's Day, everyone! Praise the Lord! Hey, praise God! God bless po. Bye-bye po sa bawat isa sa atin.